Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ipapakita ko kung paano gamitin ang MelMerge at RapText. Una ay open po natin ang ating Microsoft Excel. Yan po, yan ay ang ating cell na tinatawag. Ang ating cell ay pwede nating i-resize ang kanyang width at ang kanyang length at height pala. Yan siya. Pwede natin i-resize. Ipapakita ko dyan dahil bawa magta-type po tayo. At yung ating text ay sumobra sa ating cell. Gusto natin na sa isang cell ay magkaisa lamang sila. So, hindi siya lalagpas sa pangalawang cell. Ang gawin po natin dyan, pumunta tayo sa wrap text. Ang wrap text ay ang extra long text, multiple line, so you can see all of it. So makikita po natin sa isang cell lang. Ayan, kung nakita natin, sa isang cell lamang po sila. Hindi siya lumagpas sa pangalawang cell. Ang ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang merge and center. Halimbawa, ang ating title ay Don't Forget to Subscribe. Yan ay nasa isang row at tatlong column ang nagagamit niya. Ang gawin natin dyan, ayan, magta-type tayo sa baba ng last name, first name, middle name. Ibig sabihin, 3 columns ang ating magagamit. Ganyan. Ang ibig sabihin natin na yung don't forget to subscribe ay nasa center po siya ng last name, first name, at saka middle name. Ang una ang gawin natin dyan para maging center siya ay highlight natin ang don't forget to subscribe sa 3 columns dahil ang 3 columns ay hanggang middle name. Pagkatapos, ay puntahan natin ang merge and center. Ang merge center ay combine and center the content of the selected cell. So yan, i-click natin ang merge. Ayan, kung makikita natin yung ating don't forget to subscribe ay nasa center na po siya. Dahil na-combine na po siya sa tatlong column ay naging isa na lamang po siya, naging sa center na. Yun lamang po ang ating pag-uusapan sa araw ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood.